Okay, on sisimulan na natin yung ating review. May kinalaman sa ating nilaro no, na Final Fantasy. Well, alam ko guys, no, marami na kayong napanood yung mga review. May kinalaman dito. Diba, yung IGN, video show, no. Marami pang iba, no. Pero, syempre, itong mostly target ko is Filipino fans, no? May kita naman dito sa Final Fantasy na ito. Yung knowledge ko lang yun sa aking paglalaro, paglalaro ng Crisis Core, unang Final Fantasy 7, 1997, yun din yun napanood din natin sa Advent Children. Yun lang naman yung mga knowledge ko, no? At ito nyo yun, yung Final Fantasy 7 remake. Beno, sa una ay may kinalaman sa gameplay mismo, no? So meron kang pamimilian, no? Kung gusto mo lang ay istorya, no, na makita yung storya ni na Cloud, no, may kinalaman dito sa Final Fantasy 7 remake. Is pwede mong piliin is yung easy at saka yung classic mode, no. Yung classic mode, no, pwede kang automatic ka, no, na makakapag atake din sa normal attack ata sa mismong mga kalaban, no. Pero kailangan mo pa rin gumamit ng skill. So, kapag napuno yung tinatawag nila na ATB boost, ATB gauge, whatever call that, no, ay kakaka lang makakapag skill, abilities, no, spell, at item mismo. So, at pero kung gusto mo naman ng konting challenge, no, at ako mismo, no, nagkaroon ako ng challenge talaga sa laro na to, no, lalo na ko yung kinakalaban ko yung Bahamut, no, medyo off-com ko siya ginawa, no, at dahil doon, no, sa sobrang hirap niya makuha yung material niya, no, talagang parang ng konting chat na ako at ginawa ko siyang easy mode lang. Easy mode lang. Pangit yung classic eh. Kasi parang yung classic daw is easy mode din. Yun, automatic ka lang yung normal attack. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin din yun. Easy din siya. At sa gameplay, wala naman ako masasabi, no. So, syempre, kailangan mo lang i-look up yung ATB boost mo, no. So, kailangan na ay pamirer ka sa mga abilities mo, no, ilagay mo yung mga lagi mong ginagamit dun sa shortcut key, no, yun sa gayon ay talagang magamit mo sila yung mga ano na yun, no. At kung hindi mo naman sila maano, pwede mo i-press yung command menu, no, tapos kapag gusto mo rin merong ATB na rin yung ating mga kasama, no, eh makakapagamit din sila ng skill. So mula doon, medyo unique yung kanilang, medyo unique lang kasi yung system na yun, no, para din siyang Kingdom Hearts, no, pero dito lang may gauge ka lang. So yun yung parang pinagkaiba nila, I think, no, kaya medyo unique siya, no. At talagang maganda yung presentation niya, no, para sa akin yung ano. Kasi bawat characters may iba't iba silang special, ano, parang special, no. Halimbawa kapag si Cloud, no, may punisher mode, no, na mabagal siya maglakad, yung isa, no. Tapos pero pabilis yung kanyang mga tawag dito yung mga slashes, no, yung mga atake niya, no. Positiva naman, no, kapag siya naman yung gagamitin mo, no. So mabilis din, pero yung mga suntok niya syempre ay hindi masyadong damage, no. Hindi siya
ma-damage na person, no? Pero mabilis yung ano, yung staggering gudge, no? So meron din palang yung staggering gudge doon sa baba ng health ng ating mismong kalaban, no? At kapag napupuno yun, no, mas malaki yung damage na may represent mo doon sa mismong kalaban na yun kapag na-damage po siya, no? Itulad kapag ano, di pa siya na staggering, again din may pressure din siya, no? Parang kalagitnaan lang yun ng fight, no? Parang natutumba sila, no? Parang na-off balance, no? Pero kapag pressured, no, syempre yun yung chance mo para mas mapabilis yung staggering gudge niya. So yun lang yung mga points natin sa gameplay, no. Para sa akin, ayos naman yung gameplay niya, no. Kuha niya yung modern day system may kinalaman sa mga RPG. So ganito yung kanilang sistema, no, sa kanilang mga weaponry, no. Bawat weapon, no, may parang siyang SP points, no. So doon is skill points. Dito, sa bawat weapon, no. To, tapos may mga core siya, no, may iba pang skills. Na, halimbawa, yan, nadagdag yung attack power mo. Yung magic power, no. At so dito tayo sa ating next, no, yung kanyang visual or yung kanyang graphics. Lamang tayo ay nirerun ko to sa isang PlayStation 4 Slim. Pag ganito yung rendering ng ano niya. Pag ganito yung rendering ng ano, sobrang nabo. Siguro dahil slim lang tayo. Slim budget. Makikita natin yung medyo di ko pa naman kasi siya nalalaro din sa pro, no? At di pa ako nakapagtanong din sa ibang may mga pro user na kung ano yung take nila, no? Kung ano ba yung meron sa difference, no? May kinalaman dito sa graphics, no? Pero for me, no, yung cutscene, halimbawa yung kanina, yung fight scene kanina, no? Superb siya, no? Lalo na yung animation dun sa fight scene between Sephiroth and Cloud na makikita nyo kapag pinutol ko to. Parang ito nga yung kinaka-ending dun sa ano? Sa laro. Una. Oh! Uy, grabe, lapit lang. Biglang binago yung ano. So, wow, no? Talagang napakagaling nun, no? Pero, meron na minsan ako nakita mga bugs, no? Na halimbawa yung umano yung buhok ni Tifa dun sa Chocobo, no? Duh! Nangyari sa buhok! Naku, bug! Ayusin yun! Square Enix! Tapos meron din akong ano, nakita yung ano, yung salamin hindi ka nagre-reflect. Tapos may ibang mga tawag dito yung mga texture, mga terrain na pixelated siya. Di tulad nung characters talaga. Parang sila lang yung highly rendered yung mga characters. Pero yung ibang tao na medyo slight lang. Tapos pati yung environment, medyo hindi pulido. At itong kung tatanungin nyo, yung maximum space na nagamit ng Final Fantasy sa akin is 82 something gig, no? At
for that kind of game, no? No. Dapat guro kung at wala siyang patches, ah. Hindi siya nag-update sa akin. Ewan ko lang kung bakit. Or baka talagang hindi pa nila ginawa ng patches itong Final Fantasy. Pero ewan ko lang. So parang sa akin, medyo average tuloy yung naging visual niya, no? Pero overall, no, maganda naman yung mga fight scenes, no? Yung mga move, no? Yung animation ng mga move, no? As a developer na game, no, is merong konting ano galing doon sa mga scene na yun. Ayan, halimbawa yung mga scene na yun, no, makikita nyo sa aking record. So ngayon, dito tayo sa ating susunod, ang yung story. Dito yung story, no, bibigyan lang kayo ng hint, no, at siyempre medyo spoiler alert din sa inyo na mga nanonood na hindi pa nakakapanood itong Final Fantasy 7, no, remake, no. Pagbibigyan ko kayo ng 5 seconds dapat na maalis na kayo, pero sana huwag naman, no. Ay naman ako. So ngayon, nandito na tayo sa story, no. Yung sa story nito, no, may konting pagbabago silang ginawa. Well, andito pa rin yung bombing mission doon sa macro reactor. Yung una at saka dalawa, no. Andito din yung Don Corneo na mission, na nag-dress up din sina Cloud, Tifa, tsaka si Aerith, no. So medyo may tweak din sila doon, no, for the player choice, no, na pwede mong babago pala, na nalaman ko na pwede mo pala mabago yung suot nila, no. So kaya nung unang gameplay ko, nung nakita ko si Tifa, no, na pumasok kami din sa kay Don Corneo, no, iba pala yung suot niya, no. Kala ko man iba kasi pala yun pala yung chinoise ko sa kanya, no. Mali pala yung na choice ko. So ano pa ang same? I think yung namatay yung Shinra president, yun din yung same siya. So talaga namatay siya, no. Pero ito ang twist niya, yun yung may mga nakikita, ayun yung katulad ng mga nagpa-fly thing, no. O, yung ibang mga tao, hindi nila nakikita, no, normal people, no. Pero kapag daw na-touch ka daw, no, ng mga whisperer, no, ay para kang makikita mo sila, no. At sila ay daw ay tagapagbantay ng future, no. Da gusto nila na may mangyari na something, no. At yun yung pine-prevent, ay kumbaga pine-prevent nila na i-define na nung Cloud in the party nung mga whisperer sina Cloud, no, para mangyari yung gusto nila, no. Pero para sa akin, okay, andun na tayo, no. Pero ito yung parang additional sa ating story, ano. At dahil doon, no, dahil gusto ni na Cloud and the party na ma-define yung istorya, no, ang nangyari tuloy niya yun, nabuhay si Sock, nabuhay si na Biggs, si Wedge, hindi ko lang alam si Jesse, no, at marami pang iba, no. At na-prevent din nila yung ano, yung pagbaksak ng meteor sa Midgar, no. Na alam ko nangyari talaga sa mismong story ng ano, Final Fantasy 7.
So, siguro iano ko na lang yun. I-research ko kung talaga ba nangyari yun. Pero alam ko nangyari yun. Kaya nga nag-wake up yung mga super weapon. So, alam ko parang yun. Nangyari siya. So, talagang tweak nila yung pagkakataon na ito, no? At parang gusto ata nilang prevent yung kamatayan ni Aerith, no? Gayun din yung pagkamatay ni Zack, no? Siguro medyo okay yun sa akin, no? Pero sayang luha ko doon sa ano, sa Crisis Core. Tipong di ako nakatulog doon, guys, ah. Dahil bata pa ako. Hindi pa ako nakatulog masyado, no? Dahil sobrang attached ko dun sa story and kinalaman sa Crisis Core. Well, ganun talaga, no? That's their project, no? So, ganyan naman, parang hindi naman masyadong mga kampante. Uy, parang alam ko na yung susunod mangyari dyan. Ako mamatay ang si Aerith. Pero hindi pala ganun. Iba yung kanilang ginawa, no? So, kudos doon sa Square Enix yan. Good job. So, talagang para sa part 2 na to, no, hindi natin alam kung ano na yung mangyari, no? Parang sa tingin ko, no, is mag-iiba na yung story, syempre sa part 2 nito, no? At sa tingin ko din, parang sa tingin ko na yung nung pumasok sila doon sa yung sobrang liwanag, no, I think yun yung pagpasok nila parang sa ibang timeline kung saan na-save si na Zack, na-save si Aerith na timeline. At I think babalik sila sa timeline nila na ganun yung future, no? Pero parang ganun ata, no? Hindi natin alam. Pero maganda, no? So, tapos na tayo doon sa tatlo, no? Na lagi ko namang inaano sa ating mga review version natin, no? So, ano kaya yung verdict ko dito? Ating overall, is it good? Is it bad? Or is it average? So, what do you guys want to be, you know? Back to be. So, dahil, no, medyo ayos naman yung gameplay, no, pero medyo konting hirap niya, no, katulad ko na average gamer lang, no, or typical gamer, no, for me, no, again din, no, medyo parang hindi ano, parang hindi pa masyadong polish siya, no, parang sa akin, no, kasi yung mga ibang graphic, ibang render, no, pero okay naman yung animation, no, pero nga lang yung environment, no, is medyo okay lang. At yung story, no, medyo para sa inyo, para sa akin, no, nakakagulat, shocking, no, na revelation, no, may kinalaman sa ginawa nila, no. So, for me, I will give this, 8 over 10. An above average score, oh, 8 over 10. Dahil sa kanyang good system, average, below average na graphics, no. Ewan ko lang yun kasi yung take ko sa aking system, no, pero may ginalaman naman sa story, above average, so I call it good score for me, no. It's an 8 over 10. And if you're like a
fantasy game like this or RPG game na at isa kang yun, gusto mo ng past time, makilama sa ECQ natin na nangyari. It's a great game for us, no? Yun nga lang, baka matagal lang ka lang makuha dahil nga sa mga restriction niya yun. Baka pwede naman dun sa mga nasa GCQ na. Pwede na lang mabili ito, no? Kuya, pwede nyo i-order sa Data Blitz, no? Na nag-promotion to, Data Blitz, ha? Na pwede kang umorder sa kanilang website. Ito ipapadala nila yun. Free, no? So, it's a good, no? Good thing for them. So, that's it for me, guys, no? And see you guys. At see you din sa ating mga viewers. Parang ito nga yung pinaka-ending dun sa ano, sa laro. Una. Oh! Ay, grabe, lapit na. Biglang binago yung ano.